o taga Iloilo, kung gusto nyong magkaroon ng hanap buhay, negosyo sa taxation, makinig muna kayo ng ilang minuto. Una, kung gusto ninyong magkaroon ng ganitong libro na ginagamit ko sa hanap buhay ko at pinagkakakitaan ko, bibigyan ko kayo. Hindi pala pwedeng ibigay. Pwede palang kayong bumili. Ang deal po natin is, pag bumili kayo ng libro, 2,500 isang kopya. Hanggang March 10 lang, free. Ano yung free, Mr. Maestro? Free na umatin ka ng tax accounting intro. Definitely, makakasave ka ng pera kung alam mo ang tax accounting. Kung ikaw ay isang negosyante, importante malaman mo ang tax accounting para hindi ka nagogoyo. Tatlong tao kasi ang nanggogoyo sa'yo eh. Yung empleyado mo, yung certified public accountant na sinasabing independent daw, at yung mga corrupt na BIR officials. Kung alam mo ang tax accounting, hindi ka magogoyo. Train. Ang dami ng training sa train. Ang dami ng workshop. Yung iba nga daw nag-training sa train, libo-libo yung umaaten. Pero ho yung nagle-lecture, binabasa. Parang nagbabasa ng telenovela. Aba, kakaiba, no? Pag nagtanong kayo, ma, magtatawag ng artista, tatawag ng singer, pasasayawin yung artista, pakakantahin yung singer. Pinipikon kayo, hindi naman kayo nagpunta doon para makakita ng artista o makakinig ng kanta ng singer. Di ba nandun kayo para matuto kayo ng tax? Magkikita tayo sa Circle Inn. Okay? To save taxes and to make money out of train. Tuturo ko yan sa inyo. Pag pumunta ako dyan, kailan ka pupunta, Mr. Maestro? Bilisan mo na. Sa March 17 ako pupunta dyan. Sa Circle Inn ako magtuturo. Alalahanin ninyo, pag nag-walk in kayo, 6,000 plus ang babayaran nyo sa dalawang events na yan. Ibig sabihin, kung nag-walk in kayo sa March 17, 6,720. Pero, may libre naman kayong libro. Okay? Pag nagbayad kayo ng March 11 hanggang 16, 3,360 babayad nyo. Wala pong tawad yon. Kasi ang ituturo ko sa inyo, totoo at tapat. At kailangan nyo. Okay? Tandaan po ninyo, magbayad na kayo ng March 10. Before March 10. Sir, meron ka ba mang freebies? Yes. Kapag nagbayad kayo, lahat lang ng magbabayad sa March 10 ha, before March 10, ay makakatanggap ng libreng seminar. Ano yun? Tuturuan ko kayong maging minimum wage earner specialista. Kailan, sir? Either sa March 18 o March 19 ko gagawin. I-discuss ko yung date, venue, and time sa March 17. Okay? So, huwag niyong kalimutan. Pupunta ako ng Iloilo March 17 para turuan kayo ng tax accounting, introduction, and the train guide to save money and to make money. Yan naman ang kailangan natin. Okay. Hanggang sa muli. Makita-kita tayo, ah. May negosyo ka. Sir, ano yun? Yan. Alam mo bang may negosyo ka? Tungkol ito sa minimum wage earner. Katulad ng iba, galing din po ako sa minimum wage. Nagsimula ako akong magtrabaho as a minimum wage earner. So, ikaw, kahit na ikaw ay pangkaraniwang may bahay, lalaki ka man o babae, may experience ka man sa taxation o wala kang experience sa taxation, may negosyo ka. Ano negosyo mo? Negosyo sa taxation. Sir, papaano ako magkakaroon
ng negosyo sa taxation. Simple lang. Napakasimple. Meron pong espesyalista sa minimum wage tax refund 2008 up to 2017, 10 years. Ipaliwanag ko sa iyo kung ano ang negosyo mo. Ayan. Naglabas po ang ating Supreme Court ng desisyon. Ang numero ng desisyon niya ay GR number 184450. Ano sir ang nakasulat doon? Simple lang. Yung kinikita ng minimum wage earner ay hindi subject sa tax. So, bigyan ko kayo ng example. Minimum wage, ang sweldo, example, is 10,000. Meron siyang hazard pay, 1,000. Meron siyang holiday pay, another 500. Meron siyang night shift differential pay, 2,000. Overtime pay, 500. So, ang kinikita niya sa loob ng isang buwan ay 15,000. Exempted ho yan sa tax. Ang problema, pag yung minimum wage earner ay nakatanggap ng tip, nakatanggap ng service charge o komisyon, idadagdag ho yan dun sa sweldo niya. So, pag dinagdag, ang kanyang sweldo ay 16,000 na. Sabi dun sa regulasyon ng BIR, subject na siya sa tax. Eh, magkano yung tax na binayaran ng minimum wage earner, Mr. Maestro? Ayon ho sa Supreme Court, ang average hong binabayaran ng minimum wage earner sa loob ng isang taon ay 8,601. Mayroong 7 million minimum wage earner noong 2008. Sabihin na lang natin ang nag-overpay sa kanila, ha? Yung nangyaring sitwasyon, nagbayad yung 1 milyong minimum wage earner ng 8,601 peso sa loob ng isang taon. So kung 1 milyon yan, imumultiply mo ng 8,601, nag-overpayment ang mga minimum wage earner. So kung total, itototal natin sila, sa loob ng isang taon ay 8 billion, 601 million ang overpayment. Hindi ho alam ng mga minimum wage earner na may refund sila. At hindi rin nila alam na mag-e-expire yung pag-claim ng refund nila sa next year, January 2019. Kaya sinasabi ko po sa inyo, may negosyo kayo. Dahil hindi alam ng minimum wage earner yan. Alam niya, wala siyang pera. Eh sir, magkano totoong refund ng minimum wage earner? Sa isang taon ay 8,601, isang minimum wage earner yon. So sa loob ng isang taon, sa loob ng 10 taon, ha? 10 taon ho kasi yung ire-refund. So lalabas yan, sa isang minimum wage earner, ang refund niya ay 86,000 and 10 pesos. Diba? 86,000, ganyan ang refund niya. E 1 million yung minimum wage earner. So ang refund ng total minimum wage earner ay 86 billion. Eh, saan ang negosyo ko dyan, Mr. Maestro? Pwede kang maging representative o ikaw mismo yung mag-apply ng claim doon sa refund ng minimum wage earner. Kasi mga minimum wage earner, hindi nila alam na may refund sila. Di ipapaalam mo. Hindi nila alam paano mag-refund. So, ikaw yung mag-a-apply ng refund. Dahil sa gagawin mong yan, pwede kang maningil ng professional fee. Eh, sir, magkano yung professional fee? Mga 1/3 nung makokolekta nila. So, in an average, makakakita ka ng 30,000 per minimum wage earner. Di ba laking pera yon? Eh, kung makakuha ka ng 10 sa loob ng isang taon, o hindi na wala ng isang taon, so, meron kang 300,000 sa bahay ka lang nagtatrabaho. Sir, hindi ako marunong mag-refund eh. Sabi ko nga, with or without experience, pwede ka. Tuturuan kita. Basahin mo yung nakapost dyan, paano tayo magkakaroon ng partnership. Okay? Anong gagawin ko? Instantly, gagawin kitang minimum wage earner tax refund specialist.
imamarket kita as a product. Hindi ka magbebenta ng produkto. Hindi. Imamarket kita as a product na ang gagawin mo ay magtrabaho ng pangongolekta ng refund ng minimum wage earner. Magtutulong tayo, siyempre. Hindi ko naman kilala yung 1,000,000 minimum wage earner yan. So, magmamarket tayo ng sabay. Imamarket kita, imamarket mo yung sarili mo. 10 taon ho yan. Sayang. Kumita lang tayo ng mga 10,000,000 isang taon. Okay na yan. Kapag travel-travel naman, makabili naman ng bagong bahay, makabili ng kotse. So, sino pwede? Uulitin ko, ikaw, with or without experience, may trabaho ka o wala, pwede kang sumama dito. Okay? Ang tawag sa'yo, minimum wage earner tax refund specialist. I-refund na natin kasi malapit na mag-expire. Sama ka, ha? Introduction po ito. Saan? Diyan po sa BIR Letter of Authority course. Ito po ay isang kurso na ang objective at the end of the course, kaya mong humawak ng opportunity o negosyo sa letter of authority. Kaya mong harapin ang mga questions ng potential na kliyente mo. So, yung first part natin, pag-uusapan natin ay yung negosyo opportunity. Ang second part na po natin ay pag-uusapan natin yung case progression ng letter of authority. At yung third, types and similarities ng mga letters of authority. At ang huli, yung anatomy and strategies in handling the opportunities ng letter of authority. Sir, paano ako makakasama dyan? Simple lang. Pag bumili ka ng libro ko, of course, meron ho itong bayad. Bibili kayo eh. Mayroong kang option o privilege na mag-apply at matanggap saan? Diyan po sa study now, pay ETM later. Babayaran nyo lang ho ako kapag kumikita na kayo dito, ha? Dito sa kursong ito. So pag wala pa ho kayong kita, edi wala kayong ibabayad sa akin. Kaya nga study now, pay ETM later. Siyempre, katulad ho ng pagiging negosyante bilang Uber driver o Grab driver, kailangan mo ng lisensya. O sir, saan ako kukuha lisensya? I-accredit kita para yung brand name ko marab on sa'yo. Siyempre, pag in-accredit kita, kailangan meron kang sasakyan. Uber car nga ang tawag, di ba? So, ano sasakyan mo? Yung utak mo, yung laman ng utak mo. Kung wala ka nito, eh wala kang ibebenta. So, para malamanan siya, kailangan mo ng tools. Ito ay isa sa mga tools. At ito pong nandito ay isa rin sa mga tools na kailangan ninyo. So, kailangan ninyong mag-aral. Magkakaroon tayo ng meetups. Tuturuan ko kayo, i-guide ko kayo. Marketing, selling, negotiating sa mga kliyente o potential client nyo. At hindi lang yan, ibebenta ko kayo as a product. Hindi kayo magbebenta ng produkto. Ah. Kayo mismo ang produkto. Gumagawa ho ako ng tax mapping apps. Malapit na po matapos. Diyan ko ilalagay kayo para mag-meet up yung clients na may needs at kayo naman na may needs na magkaroon ng kliyente. At tapos babayaran kayo ng kliyente. Of course, may share ako doon. Diba? Study now, pay ETM later. Para continuous yung inyong pag-aaral at hindi nyo makalimutan, ilalagay ko ho ito sa online. Oo, para ho unlimited yung availability at accessibility nitong pag-aaralan nating nabanggit dito. Okay? Ito po ay BIR Letter of Authority course. Okay? So, mag-enroll ka na. Ano puhunan mo? Ito muna.
yung study ako ang mag-i-invest sa'yo. Naniniwala ako na pag binigyan kita ng tools, uunlad ang buhay mo. Dadami ang kliyente mo. Ito muna ang umpisa. Tapos, kailangan nating turuan ka dito sa Letter of Authority course at ito po ang ituturo ko sa inyo. Then, mag-avail kayo ng study now, pay ETM later. Oh, ano pa hinihintay mo? Sali ka na!